So, heto ang mga bagay na gagamitin natin sa coach. So, siguraduhin natin mga karetro na magandang lapa. Saka natin siya. What is up guys? It's me, Classinic, and welcome back to my vlog. And for today's vlog is tuturuan ko kayo kung paano mag front brake maintenance kay Rusi Classic 250. So, huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Tara! Heto ang mga bagay na gagamitin natin sa pagpa front brake maintenance kay Rusi Classic 250. Ayan. So, kailangan natin ng 10mm na wrench, grasa, itong dishwashing liquid, tapos ito yung basahan, lubricating oil, itong ito, scotch brite ito eh. Ano ito? Dishwashing pad. Ayan. Liha, brush, tsaka allen. Ito yung mga bagay na kailangan din natin. One of the kay Rusi Classic 250 is yung front brake stack up. Ayan, so nag-stack up dito sa may caliper area niya. Tapos yung mag-resist na tunog kapag tumatakbo tayo. Yun yung cause kung bakit kailangan nating i-maintenance ang front brakes ni Rusi Classic 250. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. So umpisa na natin ang paggawa kay Rusi Classic 250 front brake maintenance. Tara! Ayan, ang una natin gagawin is kailangan natin luwagan itong dalawang tornilyo na to gamit itong allen wrench. So kanina naluwagan ko na bago natin baklasin itong brake caliper mismo, kasi mahirap na siyang luwagan mga kareto kapag nakatanggal na itong caliper natin or natanggal na itong pinaka caliper dito sa ating front shock. Ayan. So ang una natin gagawin, papaluwagan muna natin to bago tanggalin itong dalawang to. Kung napaluwagan na to, tanggalin na natin itong dalawang tornilyo na to gamit ang 10mm socket wrench. Ayan, T-wrench ang gamit ko. So, palawagan na natin. So, ayan mga kalatron, natanggal ko na yung pinaka-caliper natin. Susunod natin tatanggalin is yung mga brake pads. Ayan. Tapos itong brake bracket. Ayan, nabaklas na natin mga kalatron yung kanyang brake bracket tsaka yung brake pads. Ayan, madumi. Kailangan natin linisin ito mamaya. Ito na yung bracket. Ayan, kung mapapansin nyo, may kalawang siya. Ayan, so yung cause ng pag-stack up ng ating front brakes, kaya medyo maingay siya kapag natakbo tayo. Ayan, ito yon. Ito yung kailangan nating linisin at ayusin mamaya. Tapos yung magarasgas na tunog mga karetro is caused by brake pads na madumi yan. Kung titignan nyo, napakadumi na. Ayan. Kailangan natin linisin yan. Gamit ang dishwashing liquid para matanggal yung oils. Ayan, excess oils, yung grasa, tsaka yung mga dumi. Tuloy ko, pinutin mo muna yung button dyan na pula. Subscriber na kita sa aking channel. At lahat ng alam ko, ituturo ko sa inyo. Ayan. Gusto nyo maging karetro, pinutin nyo na yung subscribe button at maging updated by clicking the bell button. So tuloy na natin ang pagtatrabaho at pag-maintenance sa front brakes ni Rusi Classic 250. Tara! Sunod na natin itong brake pads. A few moments later. Ayan, nalinis na rin natin mga karetro itong pati yung bracket. Ayan.
So yung brake pads, nalinis na tsaka yung ibang parts. And ito yung caliper, tignan nyo mga karetra. Ayan, linis na oh. Nana yung dumi-dumi nya. Para sa akin, hindi ko ina-advise na oil yung gamitin yung or WD-40 ang panlinis dito na part. Kasi pag nasiritan ito, yung brake disc natin is mas mahirap. So mas advice ko na gamitin ng dishwashing liquid soap, tapos tubig, balde ng tubig, tapos tiyagaing brushin, and then punasan ng tuyong basahan. Ayan, linis na. Okay, pati yung mga brake pads. So kung papansin ninyo ito mga retro, itong bracket na to is may kalawang na siya. And so madalas kasi ang pag-uulan ngayon, since mabilis kalawangin ang parts ni Rossi Classic 250, so kailangan natin siyang bantayan at i-maintenance. So ito may mga kalakalawang na siya, so i-smooth din out natin yung mga portion na may kalawang gamit ang liha. Ito, ayan. So lilihain lang natin siya para matanggal yung mga bako-bako at mas maging smooth siya. So gawin na natin. Ayan, so ayan mga karetro, nalihan na natin siya. Natanggal natin yung mga kapal na kalawang. Tapos since meron kasing kinain na ng kalawang na portion, hindi na natin necessarily kailangan habulin yung mga kinain na yan. So basta naging smooth na yung surface nya, okay na to mga karetro. Ayan, linis na ulit. So bago tayo mag-assemble mga karetro, ito yung disc brake natin. So kailangan din natin siya linisin gamit ang dishwashing pad ito. So para matanggal yung mga tumigas na mga dumi, ito yung gagamitin natin paikot. Tapos gamitan natin siya na tuyong basahan, malinis na tuyong basahan. Papansin niyo parang mas kuminis siya. Ayan, tapos hindi na siya ganun madulas. Ayan, so okay na yan. So ayan, umpisa na natin ang pag-assemble. Ayan, so malinis siya. Siguraduhin natin mga karetro na itong brake boots niya ay may lamang grasa. So kanina nilagyan ko na siya. Ginamitan ko siya nito. Ayan, so lagyan pa natin ng konti. Masobra. Ayan, dapat may laman tong dalawang to mga karetro. Para smooth ang play nitong bracket na to. So kabit mo natin itong bracket. Ayan. Ano? Dapat nabalik tong ganito mga karetro. Ganda yung play. Gawa ng grasa. Lagyan na natin itong bracket. Ayan. Tapos itong brake pads. Okay na. Linis na. Kapit na natin. Yung mas maikse sa baba. Yung mahaba sa itaas. Ayan. Huwag mo nahigpitan masyado. Para magpantay. Ang ginagawa ko bago higpitan tong dalawang tornilyo ng bracket na to mga karetro ay pinipisil ko muna itong brake ko para dumiin siya at maglapat ng maigi, pumuesto siya ng maayos, tsaka natin siya ihigpitan para maganda yung lapat, tsaka natin siya higpitan. Okay. Tapos higpitan na rin tong alin. Okay na. Front brake maintenance. Eh.
And that's it for today mga ka-retro. Sana natuto kayo kung paano linisin at i-maintenance ang front brake ni Rossi Classic 250 mga ka-retro. Ang procedure na gagawin nyo dun sa kabilang caliper is parehas lang sa procedure na ginawa natin dito sa right side. So ginawa ko na siya kanina at okay na to, testingin na lang natin mga ka-retro. So kung bago ka sa channel ko, make sure to click the subscribe button below at maging updated by clicking the bell button po. So maraming salamat ulit sa mga nanonood at sumusuporta. Ayan, kung may problema kayo pala sa Classic 250 nyo, pwede nyo akong i-message aking Facebook account or aking Facebook page at gagawin ko ang lahat para matulungan kayo mga ka-retro. So libre lang yun mga ka-retro, ayan, walang bayad. Ayan. So sana po patuloy nyo po akong suportahan at subaybayan sa aking mga i-upload. Dahil since MECQ tayo, wala tayong ride muna. So more on tutorials muna tayo tungkol sa ating Rossi Classic 250. Ayan. So maraming salamat ulit at hanggang sa muli, Classic. So testingin na lang natin, tara. Nung tipong palabas ka na, tapos umulan pa. Hi! Yan, tutorial naman natin sa susunod natin vlog mga ka-retro. Maraming salamat ulit at hanggang sa muli.